The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. When Jesus went into the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?" They replied, "Some say John the Baptist, others Elijah, still others Jeremiah, or one of the prophets." He said to them, "But who do you say that I am?" Simon Peter said in reply, "You are the Christ, the Son of the living God." Jesus said to him in reply, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my heavenly Father. And so I say to you, you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of the netherworld shall not prevail against it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Ngayon po ay pinagdiriwang po natin ang pag-aalala natin sa isang dakilang santo, si Pope Leo the Great. Siya po isang santo at santo papa noong 5th century. At siya po ay merong dinagdag sa kanyang titulo, yung The Great. Alam niyo po, ito pong The Great ay bihirang idikit sa mga santo. Na ididikit lang po ito sa pangalan ng mga santo noong pong binalikan yung kanilang buhay at naging contribution sa simbahan. Nakita nila na napakalaki pala ng contribution nila. Kaya po konti lang po yung may title ng The Great. Si Gregory the Great, si Nicholas the Great, saka po si Pope Leo the Great sa mga santo papa. At isa po sa mga naging contribution po niya ay yung pagtatanggol po ng ating pananampalataya, ang katotohanan ng ating pananampalataya. At isa po dyan is yung two natures of Christ, yung pong katotohanan na si Kristo ay totoong tao at siya rin ay totoong Diyos. Kasi ito, sa dinami-dami po ng mga maling aral nung panahong iyon, isa po ito sa mga pinaglaban po ni Pope Leo. At ito pong doktrina na ito ay makikita po natin sa pagbasa natin sa araw na ito. Diba po ba't nang tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad kung sino siya, at ang nakasagot lamang po ay si Pedro. Anong sabi ni Pedro? "You are the Christ, the Son of the living God." Siya ang Kristo, ang anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, ito ay isang patunay na siya ay tunay na Diyos. Isa lamang po yan sa mga doktrina na ipinagtunggol po ni Pope Leo. At ngayon po pinagnilayan po natin ang buhay po ni Pope Leo na naging napakalaki po ng contribution sa ating simbahan. Pwede po ba natin tanongin yung ating sarili? Ano naman po kaya ang kinocontribute natin sa ating simbahan? Ano naman po kaya inaambag natin? Ano kaya po ang tulong na ibinibigay natin? Kailangan mga ba bawat isa ay may tulong? Opo, dahil po ang bawat isa sa atin ay membro ng simbahang itinatag ng ating Panginoon, simbahang itinatag kay Pedro, at bawat isa po sa atin ay bahagi ng katawan ni Kristo, bahagi po ng simbahan. Kaya dapat po sa atin, bawat isa sa atin ay merong kinocontribute. Pangalawang dahilan po, dahil po hindi naman po kaya ng mga pari lamang iyan. Halimbawa po, si Pope Francis, hindi po niya kayang mag-isa yan. Kami po mga pari, hindi po namin kami lang. Dapat po ito pong ating simbahan. Ang pangangalaga po sa ating simbahan ay tungkulin ng bawat isa sa atin. Dahil ito po ay ating simbahan, hindi lamang po simbahan ng mga pari. Bagkos bawat isa po sa atin ay membro ng ating simbahan, membro ng katawan ng ating Panginoon. Kaya po meron po akong tatlong suggestions. Tingnan nga po natin kung meron tayong naiaambag. Yung una po, pwede po tayong bilang mga ordinaryong membro, pwede po tayong mag-ambag sa pamamagitan ng panalangin. Sa ating po bang panalangin, puro pang sarili lang po ba iniisip nating panalangin?
Sana naman po hindi. Sana po isipin din natin ang ating simbahan. Isipin po natin ang mga namumuno sa simbahan dahil hindi po namin kaya ng kami lamang. Kaya po mapapansin nyo, marami pong pari laging humihingi ng panalangin. Sapagkat po malaki po ang trabaho at para po maibsan yung bigat ng trabaho ang dinadala po ng ating mga namumuno, kaya po laging humihingi ang ating mga kaparian ng panalangin mula sa ating mga miyembro ng ating simbahan. Sana po, hindi lang po pura parang sariling panalangin ang iniisip natin. Sana po, paminsan-minsan, maalala natin ipanalangin ating simbahan, ipanalangin po natin yung ating mga kanya-kanyang pari, mas lalo na po sa ating mga kanya-kanyang parokya. Pangalawa po, isa pong pauuri ng pag-aambag or pagtutulong sa ating simbahan ay sa pamamagitan ng paglilingkod. Meron po ba dito yung mga naging sakristan po, meron po ba dito mga miyembro ng, ano pa ba, lay minister? Meron po ba dito mga naging miyembro ng choir? Marami pa po tayo sa ating simbahan na grupo na pwede po tayong salihan upang makapag-contribute po tayo. Kung maaari po, kung meron po tayong extra time, magbigay po sana tayo ng oras para po tayo magkaroon naman ng ambag sa ating simbahan. Dahil po marami pong ministries na pwede tayong salihan, yan po isang pwede nating bigyan ng pansin, ang paglilingkod. Yung huli naman po is yung pagpapahayag. Pagpapahayag ng mabuting balita, pagpapahayag ng katotohanan. Mas lalo na po ngayon, katulad sa ating ebanghelyo, marami pa po ang mga Kristiyano o mga tao na hindi pa tunay na nakikilala si Kristo. Tingin ko naman po, tayo po na nagsisimba dito ngayon na ordinaryong araw, hindi po ngayon Linggo, I think malalim na po ang ating pananampalataya at kayang-kaya na po nating ibahagi yung ating paniniwala sa ating Panginoon sa ating kapwa. Dahil nga po, sabi nga po natin, sa panahon po ngayon, ang dami pa pong kulang ang pagkakakilala sa ating Panginoon, medyo malayo pa po sila. At katunayan nga po, yung sinasabi nating doktrina na pinagtanggol ni Pope Leo, yung pong tunay na pagka-Diyos ng ating Panginoon. Alam naman po natin, meron pa po mga sekta nga na hindi pa naniniwala na Diyos si Kristo. Kaya sana po sa ating simpleng pamamaraan, kung meron po tayong makakilala na pwede nating pagpaliwanagan upang mas maintindihan po nila kung sino ba talaga si Kristo o matulungan natin sila na magkaroon ng mas malalim na ugnayan kay Kristo, ito po yung ating pwedeng gawin, ang pagpapahayag. So sa tatlo po, sana meron po tayong magawa kahit isa man lamang. Kung meron po kayong maisip na iba, ayos naman po, pero po sa ating pagninilay, ito po yung ating binibigay. Bawat isa po sa atin, para magkaroon naman po tayo ng ambag, meron po tayong tatlong pwedeng gawin. Pananalangin, paglilingkod, at pagpapahayag. At nang sa gayon po, sa pagninilay po natin sa buhay ni Pope Leo, na isa po sa mga santo na may pinakamalaking contribution sa simbahan, sana po, in our own small way, meron din po tayo ikinocontribute sa ating simbahan. Dahil ito po hindi simbahan lamang ng mga pare. Ito po ay simbahan po nating lahat, tayo po na miyembro ng katawan ni Kristo.